Inihandog sa inyo ng vlogging channel ang talambuhay ni Marcelo H. Del Pilar. Ang talambuhay ni Marcelo H. Del Pilar. Ang kanyang kumpletong pangalan ay Marcelo Hilario Del Pilar. Isang abogado, mamahayag, propagandista, reformista, makata, manunulat, at satiristang revolusyonaryong Pilipino. Marunong tumugtog ng violin, piano at flauta. Kumakanta sa mga harana at flores ni Mayo. Matikas at mahusay sa larong arnes. Layunin. Tinaguri ang ama ng mamahayag ng Pilipinas or the father of Philippine journalism. Itinaguyod na makamit ang malayang mamamahayag, pagkapantay-pantay at pag-ibig sa bayan. Malaki ang ambag upang makamit ang kalayaan sa Pilipinas. Kapanganakan. Ipinanganak noong 30 ng Agosto taong 1850 sa bayan ng Kupang, San Nicolas, Bulacan. Pangsiyam si Marcelo sa kanilang 10 magkakapatid. Mga magulang ni Del Pilar. Ang kanyang ama na si Julian H. Del Pilar ay naging gobernador sa Leon ng Bulacan na nang kinalaunan ay naging clerk sa provincial governor. Sa mga panahong iyon, ang Gobernador Silio ang pinakamataas na posisyon na pwedeng paglingkuran ng isang Pilipino sa gobyerno. Ang ina naman ni Marcelo na si Ginang Blas Agatmaitan ay galing sa kilalang pamilya, isang descendants ng Tagalog nobility. Edukasyon. Si Marcelo ay nagsimulang mag-aral sa kolehiyo ni Ginoong Jose Flores. Pagkatapos ay lumipat sa kolehiyo ng San Jose. Sa Universidad ng Santo Tomas naman ay natapos niya ang abogasya noong 1880. Kabuhayan. Nabibilang ang kanilang pamilya sa mayamang angkan. Mayroon silang malawak na lupain, may taniman ng palay at tubo. Bagamat may kaya ay nasa panahon ng malawakang paghihirap at pagkalipin dahil nasa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Asawa at mga anak ni Del Pilar. Si Marciana Del Pilar, ang kanyang pinsan, ang kanyang naging asawa. Nagkaroon sila ng 7 mga anak na sina Sofia, Jose, Maria, Rosario, Maria Consolacion, Maria Concepcion, at Anita. Ngunit si Sofia ang panganay at si Anita ang bunso lamang ang nabuhay at ang 5 niyang anak ay namatay. Si Anita ang naging kasulatan ni Marcelo nung siya ay nasa Espanya. Pananakop ng mga Kastila. Nang sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, naging makapangyarihan ang mga Espanyol dito sa Pilipinas. Mas lumawak ang kanilang nasasakupan. Mataas ang diskriminasyon at palintrato pang-aabuso sa mga Pilipino. Noon pa lamang ay galit na si Del Pilar sa mga paring Kastila. Sinasabi niya, ang mga pang-aabusong ginagawa nito at dahil dito maraming mga paring Kastila kasama na ang mga kaibigan nito ang humahanap ng butas para makulong si Marcelo H. Del Pilar.
Gamit ang palayaw na Plaridel, naglabas siya ng mga naisulat o akda, ang dasalan, tuksuhan at kaingat kayo. Ginawa niyang pamphlet format ang kanyang mga isinulat at pinapakalat ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tinulungan siya ng kanyang pamangkin na si Goyo o Gregorio del Pilar sa pamumudmud ng babasahin. Diyaryong Tagalog, 1882 nang itinatag ni Del Pilar ang pahayagan ng Diyaryong Tagalog upang ipalaganap ang demokratikong liberal na ideya sa mga magsasaka at magbubukid. Nakasaad din dito ang mga puna at pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga lahing Pilipino. Mga Ilustrado Propaganda Movement, 1880 to 1885. Sila ang ilan sa mga ilustradong nagsulong ng propaganda movement laban sa mga Espanyol. Sila ay sina Graciano Lopez Zayna, Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, at Mariano Ponce. Mga Ilustrado, tatlo sa kanila ang tumatak sa mga Espanyol. Ang magaling na orator na si Graciano Lopez Zayna, ang magaling na manunulat ng mga nobela na si Dr. Jose Rizal, at si Marcelo H. Del Pilar. Kakaiba ang mga sulat ni Del Pilar at magaling siya sa Paradis na pumatok sa mga Pilipino, lalo na gumamit siya ng wikang Tagalog. Pag-alis sa Pilipinas, noong 1888, ipinagtanggol ni Del Pilar ang mga kasulatan ni Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pulyeto laban sa pag-atake ng isang pari na nagpapakita ng kanyang matalas na pag-iisip at malupit na panlilibak sa mga kahangalan ng mga pari. Nag-organize ng rally sa Binondo at Navarras. Noong 1888 din, tumakas mula sa pag-uusig ng mga pari si Del Pilar at pumunta sa Espanya. La Solidaridad, December 1889. Siya ang pumalit kay Lopez Zayna bilang editor ng La Solidaridad, isang pahayagan ng mga reformistang Pilipino sa Madrid. Itinaguyod niya ang mga layunin ng pahayagan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga liberal na Espanyol na pumapanig sa kapakanan ng mga Pilipino. Layunin ng pahayagan ang aktibong pagsali ng mga Pilipino sa mga gawain ng pamahalaan, kalayaan sa pagsasalita, ng pamamahayag at ng pagpupulong, mas malawak na kalayaan sa lipunan at pampolitika, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, asimilasyon at representasyon sa parlyamento. Paghihirap at gutom. Ang paghihirap ni Del Pilar ay nadagdagan sa kadahilan ng ang pera upang suportahan ang pahayagan ay naubos na at walang anumang palatandaan ng agarang tugon mula sa makapangyarihang Espanyol. Bago siya namatay dahil sa sakit na tuberculosis, tinanggihan ni Del Pilar ang magsimulang magplano ng pag-aalsa. Naniniwala siya na ang paghihimagsik ang huling lunas, lalo na kapag ang mga tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masiguro ang mga lunas sa kasamaan. Kaya naman, ang ideyang ito ay naging inspirasyon ng katipunan ni Andres Bonifacio, isang lihim na organisasyon. Namatay si Del Pilar sa Barcelona noong ika-4 ng Hulyo, 1896. Thank you for watching, guys.
please like, comment, share, and subscribe.